You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like give me time to come. Hey guys, so welcome back to my channel, and it's Sunday ngayon dito. Papunta kami, magpapatest ako ng corona guys, kasi yung asawa ko nag-positive siya. And so far, yung mga symptoms naman is hindi gaanong kagrabe. So, magpapatest din ako just to make sure. So, Sunday ngayon dito. And saka pag ano, pag yung sa mouth na ano, test, matagal kasi yung result bago lalabas. Kaya, medyo maaga yung pag-take ko ngayon para bukas, pag kunyari positive man ako, para bukas at least makapag alam ko na hindi na ako papasok ng school. So, hindi maganda yung ano ko dito. Basta may symptoms ako actually guys. Pero, nung nag-test ako nung pagdating namin ng bahay, mga Friday yata yon, kasi nag-vacation kami out of town. Negative naman siya. Yung asawa ko lang yung positive. Kaya, I don't know. We will see. So, update ko na lang kayo mamaya. Muna yung rice cooker ko kasi sobrang ano niya talaga, sobrang dirty. So ibabad muna natin yung ating rice cooker. Ayun nga guys, so kakauwi ko lang ng bahay galing sa school. So I am very happy kasi finally nakabalik na ulit ako sa pag-aaral. Kasi mahirap yung maiwan ka ba? Maiwan ka sa mga lections and stuff like that. Alam niyo na. And finally, I'm gonna start my driving school on the 21st of March. So that is so soon. But I'm gonna do the first day help. I don't know kung ano yan sa English. But it's part of a driving thing. And required din siya. Kaya gagawin ko siya by Sunday na. So ayun nga, yung journey natin. Patayin ko muna yung tubig. Yung journey natin, nung mag-positive kami pareho ng asawa ko. So firstly, so yun nga, para sa akin guys, mas worse ang flu compare sa corona. Kasi ang flu, hindi talaga ako nakakakain. At saka, mostly part of my body is very, very weak. Yung parang almost, one time nga nung nagka-flu ako, at least 2 weeks or 3 weeks akong hindi okay. Tapos, nangangayaya talaga ako nun. Pero nung nagka-corona ako, parang ano lang siya, parang mild ano lang siya. Pero, still, I hope everyone will still be safe kasi mahirap masakit siya dito tapos wala kang taste. Normal naman 'yun normally kapag ka nagkakasakit ka. So ayun, but it wasn't really that bad based on our experience na rin. I don't know if it's because of the vaccine or I don't know because
There are also some people that hadn't taken the vaccine because they were afraid. So that's completely fine. So I hope everyone will still be safe. So ganun. So ayan guys, magluto muna ako ng aking lunch because I am so hungry. So ito yung suot ko kanina guys. Yung jeans na to. I had it ever since, nung nag-gain weight ako. Pero alam nyo guys, ang sakit sa tiyan. Tapos wala pa naman akong matinong breakfast kaninang umaga. Ang sakit sa para akong mag-throw up kaninang umaga. Kung alam ko lang, nag-change sana ako ng jeans. Kasi siya, ang size nito is 34. So 34 is basically not so perfect size for me at all. Kasi masakit siya sa tiyan, lalo pag busog ka or sadyang bloated ka lang. So, hindi na siya perfectly fine. But the problem is, 36 is also not my perfect size. Although, nag-fit siya, but I don't like it because it's a little loose. Yung parang siya, parang nagkaganon. So, I don't know. I can't be in between because the sizes of the jeans is only 34 and 36. There's no 35. So, I don't know. Well, at least here in Europe, I don't know. Sa Pinas, hindi ko na rin maalala. So, ayan, kailangan na talaga itong i-discard kasi masakit siya sa tiyan. Although may mga jeans naman ako na iba, pero gusto ko kasi ito kasi sobrang fit niya talaga. Ang kaya lang, I have to get rid of it. Samahan niyo muna ako, magluto tayo ng lunch.